Ang Mount Everest ay ang kinikilala bilang pinakamataas na bundok sa mundo. Ito ay may taas na 8,848 meters o 29,029 feet. Matatagpuan ito sa Mahalarger section ng Himalayas at ito ang nagsisilbing border na naghihiwalay sa China at Nepal. Marami na ang mga nakaakyat sa tuktok ng bundok na ito, ngunit ilan pa lamang ang mga Pilipinong nakarating dito. Sino nga ba ang unang Pilipino na nakaakyat sa tuktok ng Mapanganib na Mount Everest? Marami na ang nagtangka na marating ang tuktok ng Mount Everest, ngunit iilan lamang ang nagtagumpay. Ang iba ay sinimulan itong akyatin, ngunit hindi naabot ang tuktok. At ang iba naman ay namatay sa kanilang pagtatangkang marating ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa buong mundo. Habang tumataas kasi ang altitude na nararating ng mga mountaineer, ay panipis ng panipis ang oxygen level dito. Bukod pa doon, ay delikado ring akyatin ang bundok dahil ito ay nababalot sa yelo at madalas magkaroon ng mga avalanche o yung pagguho ng yelo at mga bato pababa sa bundok. Kaya naman, sinubaybayan ng buong Pilipinas ang tangkang pag-akyat ng tatlong Filipino mountaineers sa Mount Everest noong 2006 dahil ang taong ito ay magiging marka ng isang mahalagang pangyayari. Ito ang taon kung saan maitatala sa kasaysayan kung sino ang kauna-unang Pilipino na nakarating sa tuktok ng Mount Everest. Naging matunog ang pangalang Leo Orasyon noong taong 2006 dahil ayon sa ilang mga balita sa telebisyon ay siya ang kauna-unang Pilipino na nakarating sa tuktok ng Mount Everest. Naitayo niya ang bandila ng Pilipinas sa tuktok ng bundok noong May 17, 2006 at sinundan siya ni na Erwin Emata at Romeo Garduce. Ngunit makalipas ang ilang araw matapos na maianunsyo at maipalabas ito sa telebisyon, ay may isang Filipino mountaineer na umalma at nagsabing siya ang unang nakarating sa tuktok ng Mount Everest. Ito ay si Dale Abenohar. Ayon kay Abenohar, narating niya ang tuktok ng Mount Everest noong May 15, 2006, dalawang araw bago nakarating si Orasyon dito. Ang pahayag ni Abenohar ay napatunayang totoo na maglabas siya ng isang certificate mula sa Mountaineering Association of Tibet Autonomous Region of the People's Republic of China. At nakasaad nga sa certificate na ito na May 15, 2006 ay narating ni Abenohar ang tuktok ng Mount Everest. Nagpadala rin ng mga larawan si Abenohar na kuha sa tuktok ng bundok bilang karagdagang patunay na totoo ang kanyang mga pahayag. Si Abenohar ay walang mga sponsors, hindi gaya ni Leo Orasyon na kinontak ng ABS-CBN. At si Garduce naman ay inisponsor ng GMA7. Isa sa malaking katanungan ay bakit walang nakaalam na si Abenohar ang kauna-unang nakarating sa tuktok ng Mount Everest? At bakit walang ibang mga mountaineers ang nakakita sa kanya kahit na iisa lamang sila ng direksyon na patutunguhan? Si Dale Santo Tomas Abenohar ay pinanganak noong April 27, 1963 at isa siyang AFP Special Forces graduate, Certified AFP Military Instructor at Mountaineer. Siya rin ang nagtayo ng Gospel Expedition Ministries Incorporated at Victory Hills Evangelical Christian Fellowship Incorporated. Si Abenohar ang kauna-unang Pilipino na nagpahayag ng kanyang intensyon na akyatin ang Mount Everest noong taong 1994. Ang pahayag niyang ito ay umani ng batikos mula sa Mountaineering Federation of the Philippines na pinangungunahan ni Rolando Francisco. Nang marinig nila ang pahayag na ito ni Abenohar, ay sumulat ang organisasyon sa presidente ng Pilipinas na huwag suportahan ang binabalak na ekspedisyon ni Abenohar. 10 taon matapos magpahayag si Abenohar na nais niyang akyatin ang tuktok ng Mount Everest, ay isinangla niya ang kanyang sasakyan upang may maipangtustos sa kanyang pinaplanong ekspedisyon. Natuloy ang kanyang pag-akyat sa Mount Everest at siya ay umakyat mula sa north side
o sa parte ng Tibet at ang grupo ni na Orasyon, Garduce at Emata naman ay umakyat mula sa south side o sa parte ng Nepal kung kaya't hindi nila nakita si Abinohar sa pag-akyat nito sa bundok. Sa pagbaba ni Abinohar mula sa Mount Everest ay agad siyang isinugod sa Cardinal Santos Hospital dahil nagkaroon siya ng matinding frostbite sa kanyang daliri sa kaliwang paa at kinailangan itong putulin. Habang siya ay nasa ospital ay binisita siya ni Lucio Tan at binayaran nito ang kanyang mga bills sa hospital. Noong May 30 ay nabigyang linaw na ang lahat ng isang third-party veteran Himalayan Expedition chronicler na si Elizabeth Holly at ipinanuklaman niya si Abinohar bilang unang Pilipinong nakarating sa tuktok ng Mount Everest. Ikinagalak naman ng may bahay ni Dale na si Lisa Abinohar na nabigyan ng linaw kung sino talaga ang unang Pinoy na nakarating sa tuktok ng Mount Everest. Ayon kay Lisa, kahit dati pa naman, alam ko na na si Dale talaga ang nauna sa taas ng Mount Everest. Ang dasal na lamang namin ay makauwing ligtas ang aking mister. Noong June 20, 2007 ay pinarangalan ng Malacanang si Abinohar dahil sa kanyang natamong karangalan.